Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 18, 2024. Mag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung gaano kakurap o katiwali ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa po dito, mga kabarangay, kung atin pong maalaala, sinabi po ng ating Pangulo ng noong kanyang suna, noong nakaraang buwan, na di umano na kumplito ng kanyang pamahalaan mula 2022 hanggang sa kasalukuyan ang 5,500 flood controls. Ngunit pagkatapos po ng araw ng suna, binaha ang buong Metro Manila at ang mga karatig na probinsya. Kamakailan po napanood po natin sa balita na mismong inamin ni Kimbo ang chairman po ng Appropriation Committee ng House of Representatives na sabi niya binadyitan ng ating pamahalaan ng 550 billion yung 5,521 na flood controls. Ngunit ang sabi niya, ang nabanggit na pundo ay na-divert. So, ibig sabihin po, hindi po nagawa yung binabanggit na 5,521 flood controls. At sabi niya, mayroon pa rin po sa ngayon pupunduhan na 5,000 flood controls. So ang ibig po sabihin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na doon sa inireport ng ating Pangulo na 5,500 flood controls na pinunduhan ng 550 billion ayon kay Kimbo, hindi po nagawa yun sapagkat ang pera ay na-divert o dinala sa kung saan na hindi naman binanggit ni Kimbo kung saan dinala. Basta ang sinabi niya, dinivert. Ibig sabihin, hindi ginamit sa paggawa ng flood controls. So, ibig po sabihin, yung sinasabi ni Pangulong Marcos na nakumpleto nila ang 5,500 flood controls, wala po yun. Drawing lamang. Pangalawa po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Napanood din po natin sa balita, ayon sa General Manager ng PhilHealth, ang nabanggit na ahinsa di umano noong nakaraang taon ay mayroong reserve funds na 500 billion. Dapat itong 500 billion na yan ay nagamit po para sa mga beneficiaries ng PhilHealth. Take note, ang pera po ng PhilHealth ay hindi galing sa buhis. Pera po ito, contribution ng mga membro, binabawas sa kanilang sweldo buwan-buwan at yung counterpart ng employer. So may reserve funds na 500 billion na ibig sabihin hinahayaan nilang maging standby lang yung pera na yan sa halip na magamit sa mga nangangailangan ng membro at sa kanilang mga dependents. At ayon pa rin sa nasabi ng General Manager, inutusan daw po siya at kanya namang sinunod bilang good soldier na yung 89.9 billion pesos ay i-remit sa Malacañang o sa national government. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pira ng mga membro ng PhilHealth na sa halip na gamitin para sa health benefit ng mga membro, dinivert po, ibinigay na naman sa Malacañang. So, ganyan po kakurap ang pamahalaang ito. At narinig din po natin sa deliberation ng plenary tungkol po sa 2025 budget. Ang kasalukuyang budget daw po ay 6.3 trillion.
Yan po ang naaprubahan sa lower house. 6.3 trillion. Ngunit ang kikitain lang o ang makukuliktang buhis is 4 trillion something. Kaya po, mangungutang ng 1.6 trillion ang ating pamahalaan upang matugunan ang 6.3 trillion na inilaan ng kasalukuyang pamahalaan bilang budget para sa 2025. At doon po sa nabanggit na deliberasyon, ang sabi po ni Kimbo na siyang chairman ng Appropriation Committee ay 800 billion ang binabayaran ng pamahalaan para sa interest lamang ng foreign debts ng ating bansa. Yung utang natin sa labas, ang interest po na binabayaran natin taon-taon ay 800 billion. Kulang na lamang ng 200 billion para maging 1 trillion. Interest lang po yan. Hindi nababawasan ang principal. So kung mangungutang pa ulit tayo ng 1.6 trillion para sa 2025, so ibig sabihin po niyan, ang magiging taunang interest payment po natin, hindi po nababawasan ang principal, take note, ay aabuti na halos ng 1 trillion.